to the Secret Lounge, where we will get to know more of your favorite beauty queens and pageant kings. As in, we will talk about everything. This is your Maring Mary Jean. Relax ka lang dyan, dahil today, sagot ko ang tsaka! Dallas, 26, representing City of Mandaluyong. I'm also taking Bachelor of Science in Tourism Management from Jose Rizal University. For Miss Gospel World Philippines 2023 is candidate number 7, Cheryl Dallas. Mga mare, ayan ha, wish granted na. Andito na talaga siya sa The Secret Lounge, isa sa mga official candidate ng Miss Cosmo World Philippines. We have Cheryl Velez! Hi. Yes! Grabe naman talaga, ikaw yung isa sa mga candidates pa lang, ang dami ng supporters. Yes, talaga, hindi ko talaga in-expect yun. I-expect mo na, sabi mo, supportahan niyo pa ako. By the way, nagpapasalamat po ako sa mga taong sumusuport po sa akin, sa mga taong nagmamahal po sa akin during Miss Cosmo World Philippines, even before. Thank you so much. Napakalaking bagay na yun para sa akin. Alam mo, isa sa mga bagay na reasons why pageant fans loved you and welcomed you sa pageant industry is because yung talagang pagpupursige mo. Yes. Ikwento mo naman kung gaano nakarami yung mga auditions na pinuntahan at walang sawa mong tinry. Bago ako nag-pageantry, nag-start po ako when I was a kid. Kasi nung bata pa ako, nakitaan na ako ni mami ng potential ng dancing. And nung time na yon na mayroong commercial ng Star Circle Quest, I was joined. Pero unfortunately, hindi ako nakapasa sa audition na yon. So, nung tumungtong ako ng high school, nagsali po ako sa Pinoy Big Brother. Isa po sa mga nasalihan ko sa Pinoy Big Brother, banggitin ko na po ah, sa Marikina Sports Center, sa may Araneta Coliseum, tapos sa may Pasay. Isang beses nga ho na na-cut off na ako eh. Sabi nung kasama ko. Nakapila ka pa, tapos sabi cut off na. Kasi araw ka pumila. Hindi kasi sobrang dami po kasing sumasali. Grabe naman bukod yun. Bukod pa po yung sa online. Oo. Kaya natabunan talaga ako. So, lahat ng lugar na yung pinuntahan mo, screen ka lang ng screen? Yes po. Oo. Napakadami, so hindi talaga ako nakuha. So ano pa? Big Brother, ano pang mga ibang... After ng sa Pinoy Big Brother, nagtawag ng tanghalan po ako. Uy, tapos? Magaling kumanta. Next, yes. Ano pa? Nag-audition din po ako sa Pilipinas Got Talent. Wow! Ano yes. pa? And then, ginawa ko after yun, after kong sumali sa lahat ng auditions, namatay muna yung tatay ko noong 2013. Muna? Nabuhay na dyan? Yes. Bakit muna? Hindi. Nawala. You lost your dad. Opo. May sakit na siya that time. Meron po. Mm-mm. Mahina na ho yung kanyang katawan. Mm-mm. Pero... siya ba yung inspirasyon mo sa pagpuporsige mo sa mga screening? Yes po. Mm-mm. Ganun din po yung mami ko. Kasi sinasamahan niya ho ako sa lahat ng auditions ko bago nung namatay si Papa. And nung tumungtong ako ng college, kasi I'm from Jose Rizal University, Mm-mm. may mga kabatchmate ako na beauty queen. And then nung sinasabi nilang, uy, merong miss... and Miss JRU, why don't you try to join? Parang bigla akong nag-hypnotize na parang gusto kong sumali ah. Tapos nanonood ako ng Binibini Pilipinas. Even when I was a kid, mahilig talaga ako manood ng mga pageants. Beauty pageant, oo. Yes po. Doon mo na naisip na gusto mo itong itry? Gusto kong itry yung pageant. Oo. Pageant naman, after kong sumali sa mga ganyang singing audition. And talent yes, contest. Yes po. Oo.
So, tinry ko yung mag-pageant. But unfortunately kasi, napakataas kasi ng standard ng mga beauty queens. Pinaisang tabi ko muna yung pageant. Nag-ano po ako, nag-try po ako sumali sa JRU Pep Squad. Sinasabihan ako ng mga ka-pep squad ko, uy, bakit di ka sumali sa Mr. and Miss JRU? May potential ka naman, ginaganon ako. Naguguluhan ako sa inyo, pero parang gusto ko. Pero parang hindi ko kayang gawin kasi napakatangkad talaga ng mga kandidata. Pero ang ending, sumali ka pa rin sa sumali JRU. Actually, gustong-gusto ko talaga sumali doon eh. Kaya lang kasi, nung time na yon by ano ho siya, by organization, kapag kasali ka sa organization, doon ka lang makakasali. Doon ka makakasali. Uh-oh. Eh kaso nung tinry ko kasi may bayad, eh wala akong pera. Okay. So hindi ako nakasali sa organization. Unang-unang pageant na in-screen mo? Bago yung pinaka... Pinakauna talaga ang na pinaka, pageant. Mr. and Miss JRU. Okay. Next? Mutya ng San Jose Barangay. Okay. Sa money roll lang yun. And I've been placed best in talent and sixth runner-up. Oo. Tapos next, anong pageant pa? Ito, next pageant is Century 2 na Superbods 2020. Nagpa-audition ka? Yes, nag-audition and po And then next ako. Pageant? Next pageant po is 2022, sumali ulit ako, Century 2 na Superbods. Miss Universe Philippines. Apo. Mm-mm. Miss Universe Philippines. Nagpa-screen ka din. Yes, nagpa-screen din po ako sa Miss Universe Philippines 2000 and 2023. Okay, 2022 and 2023 ng Miss Universe Philippines. Yung 2022, via Kumu. Okay. Tapos, nagmutya ng Pilipinas po ako ng... Screening din to. Apo. Oo. Tapos, okay. This year naman, Miss Grand Philippines 2023. Uh-oh. And ito yung pinakahuli is Miss Cosmo World Philippines. At finally, naging official candidate ka! Grabe! Sa hinaba-haba ng prosesyon, di ba? Ito na talaga. Ano naman naramdaman mo nung tinawag ka as official candidate? Sobrang parang, yung na-feel ko, para akong sobrang na-excite. Mm-mm. Sobra akong natuwa, sobra akong na tears of joy. Kasi after everything that happened, that I've been rejected so many times. Mm-mm. Grabe. Parang Randali, ito na talaga. Oo. Well, you know, sa loob ng mga pagsubok ko sa buhay, mm-mm, lagi akong nagdarasal. Kasi minsan, kapag minsan meron akong sama ng loob, wala akong mapaglabasan ng sama ng loob mula nung namatay si Papa. Hanggang sa namatay si Mama. So, ang ginagawa... Namatay na rin ang mama mo. Mm-hmm. So sorry. Kamamatay... Paano, sinong kasama mo ngayon pag may mga... Siyempre, marami ka pang auditions na pinuntahan. I'm so happy that I want to thank sa aking talent handler na sinamahan ako sa Miss Cosmo World Philippines. Pero, so ngayon, dalawa na angels mo, di ba, nag-guide sa'yo. I'm sure happy sila na pinapanood ka nila ngayon as official sabi candidate. Sabi ko nga po kay Papagad eh, bago ako sumali sa Miss Cosmo World Philippines, sabi ko, Lord, iyain mo naman si Mama at Papa o manood. Kahit aww, na walang kasiguraduhan, pero ginagawa ko lang naman yun eh. Baka sakaling mabalik yung mga future na nawala sa amin, di ba? Kahit na alam kong... Makuha man ako, mapili ako, hindi ako mapili, ang importante, may sumusuport man lang sa akin. Ngayain mo din yung mga ibang kamag-anak namin dyan na nawalay din sa amin. Grabe ka! Lahat na ng kaluluwa, tinawag mo na! Pero I'm sure naman yung mama at papa mo, kahit na hindi pa pageant yan, nandyan yan everyday, ginaguide ka. Sabi, pero so okay na po, alam na natin ang story. Na-joke lang. Marami pa akong tanong sayo. Eto, may mga inihanda kaming mga katanungan sayo. Napanood ko yung video when you're announced as an official candidate. Mm-hmm. Grabe yung iyak mo doon ha, in fairness. Bakit mo gustong-gusto mo talaga maging beauty queen? Bakit gusto ko maging isang beauty queen? Mm-hmm. Kasi unang-una sa lahat, tanggap ko kung ano ako, kung sino ako, at kung ano man yung itsura ko. When I was a kid, sinasabihan ako ng mga teacher ko, ano ba yan, ang ganda-ganda mo. Mm-mm. Tapos sabihin, pwede ka maging model. Sinasabihan ako ng nanay ko. Mm-mm. Pero bakit gusto ko rin maging beauty queen? Lalo na ito ngayon kasi nagkaroon kami ng financial problem. Naisipan ko na lang na mag-beauty queen na. Kasi ito yung binigay ng Diyos eh, mm-mm, bilang ako. Kung ano man yung sexuality ko, ano man yung itsura ko, gusto kong ipakita. At sinasabi ko, once na ginagawa ko to sa sarili ko, I'm a beauty queen now. Basta naniniwala kayo ng importante, di ba? At isa pa, gusto ko matupad yung mga goals ko sa buhay, hopes and dreams ko sa buhay, at sa pamilya ko po.
Pero ready ka na ba pag sumagot ka sa stage, 30 seconds ang haba, nobela ka sumagot, ha? Hindi naman sa ganun. May time limit sa stage, may, ha? Napagpa-practicean mo ba? Ako po, nagpa-practice po ako ng Q&A sa salamin. Very good. Question number 3. When people invalidate your dreams to succeed, anong gusto mong sabihin sa kanila? Oh, yan. Katulad yung mga sinasabi nila sa akin na huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi para sa'yo. Oo nga, no? Hindi para sa'yo yan. Mm-mm. Bakit Diyos ba sila? Hindi kayo Diyos. Tahimik kayo. Ito sasabihin ko po sa inyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Mm-mm. Lahat ng tao, libre mangarap. Sa totoo lang, libre mangarap. Pero bakit tayo hindi bibigyan ng karapatan na mangarap? Yes, alam ko hindi lahat ng mga bagay ay kailangan natin makuha. Mm-mm. Bagkus, kung gusto mo talaga, yun ay pagtutulan mo po na pansin, gawin mo ang lahat. Sabi nga sa kasabihan, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. At pag may tiyaga, may nilaga. Masarap siguro ang nilaga mo kasi marami-rami. Yes po. Oh. At tsaka, huwag naman natin sana na invalidate yung mga dreams, hopes and dreams natin. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong pangarap. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gusto. Kung saan tayo masaya, dun lang tayo. But, focus ka lang sa goal mo, Mare, diba? But huwag lang tayo makasakit ng ibang tao. Mm-mm. Teka, may question ako. Nabanggit mo kanina yung sexuality. Mm-hmm. Anong, can you elaborate? I'm a member from LGBTQ community. Oo. Pero nababanggit mo na to, nakikwento mo na before. Nakwento ko na po yan sa Mutya ng Pilipinas. Mm-mm. Tapos nung sumali ako ng Miss Grand Philippines, nakwento ko yan sa kanila. Even Century 2 na Superbods. And yun nga sinasabi nila sa akin na you're a lesbian. Sabi ko, yes, I'm a lesbian when I was a kid. At talaga na-recognize mo na since ilang taon ka nito? 6 years old. Ay, talaga. Pero nung time na yun kasi parang nahihirapan akong umamin kasi napakadaming taong against. Magja-judge, diba? Yes, opo. Tapos, yung family ko is, tawag dito, very religious. Conservative. Yes, tapos yung sa eskwelahan namin sa elementary, nagtuturo ng Bible. Mm-mm. So, nahirapan ako i-come out. Express yung... Pero I was trying na maging isang straight. Oo. So, nung high school ako, hinahayaan ko yung sarili ko na may magkagusto sa akin lalaki, ganyan. Kasi sinusubukan... Nakipag-date ka pa? No. Sinusubukan ko talaga kung kaya ko pa. Okay. Kahit na alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga is same. The same sex, yeah. Oo. Pero sinubukan ko talaga, pero wala eh. And then eventually, talaga nagpakatotoo ka na sa sarili mo. Una kong inamin to sa best friend ko, mm-mm, sabi ko sa kanya, sabi ko, Beh, di ba matagal yun nang inaamoy to? Oh, matagal na namin inaamoy. Sige na, aminin ko na, alam nyo na. Oo. Na lesbiana ako. Buti hindi sinabi mabaho mo. Uy, wait lang ha. Lahat po tayo naliligo, syempre. kasi amoy yan na yung usapan. Hindi, kasi ganito kasi yun. Alam na nila yan. Yung parang hindi na lang, confirmation parang, na lang talaga sa'yo. Naiiba kasi yung... Galaw mo. Naiiba yung galaw. Tingin mo ba boyish ka talaga gumalaw? Or feminine naman, hindi ka lang talaga masyadong tumitingin sa mga boys. Minsan nagiging lalaki yung kilos boyish ko. Kilos, pero madalas talaga babae. Kasi kahit anong suot ko, very girly. Pag manamit. Yes, girly. Pwede rin ako maging lalaki. Pero kahit na anong suot ko, very confident ako sa kung anong suot ko. Tsaka nandun perfect pa rin yung sexuality na meron ako. What for you can be your biggest contribution in the Philippine pageantry? Okay, the biggest contribution para sa Philippine pageantry is just give love and support, just peace na lang muna, and equality, inclusivity. And of course, is kasi meron akong advocacy. Mm-mm. Yung advocacy ko is to helping the street children. Kasi marami akong mga kabarkada na mga homeless. Mm-mm. At homeless talaga? Yes, napakadami ko pong mga kaibigang homeless. Mm-mm. Natutulog sila kung saan-saan. So parang gusto ko na iisip ko, parang gusto kong gawan sila ng inspiration and nailapit niyo ba to sa NGO na mga
Actually, kasi kinakausap ko sila, humingi ba sila ng tulong sa gobyerno. Mm-mm. Pero, di ko lang alam kung saan. Bakit until now, natutulog pa sila doon sa ano. Hindi lang ho yun eh. Kasi sa Mandaluyong City, napakadami ding mga street children doon. Oo. Yung mga nakapaa, mga batang hamog. Isang beses nga po, nanakawan nga ako eh. Recently, you gained an angel in heaven. Nabanggit mo nga kanina, di ba? When your mom joined our creator. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Anong message mo? Kasi finally, I'm sure nakita ka niya simula nung nag-umpisa kang mag-screen, sa mga mag-audition sa mga beauty pageants, di ba? Nice kong sabihin kay mother na, Ma, natupad na yung gusto natin. Mm-mm. Sorry, naiyak ako. Hindi, okay lang. Ano ka ba? Noon pa man na, gusto ko talaga na, gusto nyo rin na sumikat ako. Kasi nakitaan nyo ako ng potential. Pero kahit na masakit para sa akin na yung kasama kita, lagi akong di nakukuha. Ngayon kung kailan nawala ka na, tsaka ako nakuha. Hindi ka niya nakita na tinawag. Pero sinasabi ko kay Lord, Lord, gusto ko malaman ni Mama to. Good news. Kung nasan man kayo, Mama at Papa, guide niyo po ako sa aking journey. Guide my brothers and sisters. Lahat ng mga kamag-anak namin na nandito. Ibulong niyo kami kay God. At huwag niya po kami pababayaan kahit na anong mangyari. Mm-mm. Sila ba yung una mong naisip nung tinawag ka? As official candidate? Opo, tapos napatingin ako sa taas. Parang may langit na umun sa akin. Oo. Hindi ka naman, hindi ka tinatawag ha. Hindi ilaw. Hindi ilaw to. Hindi ganun. Naramdaman mo sila. Nararamdaman ko sila. Kahit nung rumarampa ako nung naka-swimwear. Aww, may angel ka. Parang no? May angel ako, gumagalun ako. Pero iniisip ko, kaya ko to. Kahit anong mangyari, kahit i-down ako, basta kaya ko to. Mm-mm. Parang may tinatago akong frustrations na gusto kong ilabas. Hanggang sa nung interview, yun, doon ko na nilabas lahat. Oo. Alam mo sa sarili mo naman kung ano yung pinaglalaban mo at kumpara kanino. Opo. Diba? Okay, thank you. Thank you for that. Okay, on to our next segment. Ang What You Think, Mare, kailangan mo lang sumagot ng sa true if you think kasang-ayon ka or very wrong kung disagree ka naman sa mga checka na nasagap naming mga Marites. Are you ready? Yes. Okay. Surgical enhancement to be more pretty, sa true or very wrong? I think kasi ang kasi yung sa enhancement is yes. Sa true? Yes, sa true. Okay. Okay. Gumamit ng translator sa local pageant, sa true or very wrong? I think kasi ang translator kasi is depende kasi yan eh. Kung mayroong isang kandidata na hindi marunong mag-Ingles, yes. Pero so, yes, kailangan gumamit ng translator. So sa true? Okay, kailangan daw mayaman ka para maging queen, sa true or very wrong? Very wrong. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan maging mayaman para maging isang beauty queen kay. Pwede ka naman muna magpakatotoo sa sarili mo. Oo. Hanggang sa makuha mo yung kung ano yung gusto mo, hanggang sa mayroong mag-handler sa'yo. Katulad ko, nung time na sumasali pa lang ako sa lahat, ang hirap na pinagdaanan ko, napakainit. Tapos pila, ganyan. Tapos namamasahe pa ako. Isang beses nga, naligaw nga ako eh. Sayang pera. Oo, wala na ako ng pamasahe. Tapos wala pa ako gaano makeup. Ang mukha akong, nagmukha na akong ano noon. Tapos doon na ako dumating sa venue, tsaka akong mag-makeup lahat. At siguro huwag matakot humingi ng tulong, di ba? Ang nanalo lang sa mga beauty pageants ay yung maraming fans. Sa true or very long? Wrong. Very wrong. Very wrong for me. Kasi hindi naman basehan kasi ng marami kang fans or hindi. Pero ang importante is... Ikaw yan, diba? Ikaw yan. Oo. Tsaka yung sa question and answer portion and your beauty itself. Madalas daw ang mga judges play favorite sa true or very wrong? Hindi naman lahat. So very wrong? Yeah, very wrong. Oo. Ang kasabihang try and try until you succeed? True. True. Kasi yun po ako nung mula nung... Yun yung nilive by mo. Yes, so po. Very true. Always be the best version of yourself, sa true or very wrong? True. Very. Kasi ito na ako ngayon, ang bagong Cheryl. Sa true. Deadma sa bashers, basta maganda ako, sa true or very wrong? Deadma sa bashers, pero lahat
po kami, lahat tayo ay nilikha ng Diyos na magaganda, walang pangit. Yes, true. Isa bang threat si Cheryl Velez sa Miss Cosmo World Philippines candidate? Sa true or very wrong? True. Sa true. Okay, is Cheryl Velez the next Miss Cosmo World Philippines? Sa true or very wrong? Yes! Kung kaya ko, mananalo tayo para sa atin ang laban na ito. Sa true! True. On to our next segment, ang Spill the Tea. Ito na ang final Q&A mo. Dapat practice na tayo, ha? Some of my comares compare you to Harleen Budol. Mm-hmm. Ano kaya sa tingin mo yung meron ka na wala siya? Okay. Ang meron ako na wala siya... Ay, ito yung meron ako, okay? Ako yung meron ako na hindi sumusuko. Lakas ng loob. Mm-mm. So, compared to Harleen is... Very confident ako, and ako yung taong hindi sumusuko sa kahit na anong sabihin ng ibang tao na mga masasakit. Yes, lahat tayo ay iba-iba tayo, pero hindi yun basihan para i-judge natin. Lahat po tayo ay may pagkakapantay-pantay, inclusivity nga eh, di ba? Mm-mm. Kung nanonood ka, Harleen, hi! Malaking tulong din si Harleen, ano? Yes, opo, bait, napapasalamat no? Po talaga ako kay Harleen Budol. Even Tito Rog sa KF Family Flores Camp. Oh, i-practice na natin bago tayo mag-end ng segment natin. Practice mo yung pagpapakilala mo yung Cheryl Velez, Mandaluyong City. Dito okay. Ha, tingin ka sa sabihin camera. Sabihin ko yung age. Oh, kahit ano, gusto mo sabihin mo lahat. Saan ka pinanganak? Go! Okay. Good afternoon, everyone. I'm Cheryl Velez, 26, representing City of Mandaluyong. Yeah! Cheryl, congratulations na finally natupad na yung pangarap mo. And don't worry, I know your mom and dad is always there for you to support you. Sabi mo, naramdaman mo naman talaga sila, no? Gusto ko po talaga magtapos ng pag-aaral after Coman. Yes, ipagpatuloy mo yan lahat ng pangarap mo. Go lang ng go. Thank you for being with us today. And... Of course. Ang kwento nila nandito nga, ang mom and dad mo kasama natin. Nandiyan yan lagi, nakasubaybay sa'yo. Bago natin i-end ang show natin today, kailangan ako picturean mo ko. Hindi naman pwedeng sure. Hindi mo ako picturean, okay? Ayan. Medyo malabo kailangan, yung camera. Kailangan mag... Malabo camera. Nasa natin ha. Okay, dapat maganda yan, okay? Selfie tayo? Oo, pwede. Picture mo muna ako. Kita pa ah. Yes! All the angles. Sa pa. 1, 2, 3, smile. Thank you selfie. So much! Tag mo sa akin ha. Thank you so much. Thank you mga mare! Bye! Ayan mga kumare, sana nag-enjoy kayo sa ating episode today with Cheryl Velez. Nakita naman natin kung gaano siya kapursigido at passionate, diba, sa kanyang mga pangarap. And I really think this is for us to realize na we don't have the right to invalidate other people's dreams. Kung gusto talaga nilang ipaglaban yung sa tingin nila ay para sa kanila, why not, diba, kung meron ka namang kapasidad, resources, kaya naman ng oras mo, gusto mong pag-efforta ng time and sacrifices mo, why not, diba? At mapagkukunan din natin yan ng inspirasyon. So, ayan, supportahan na lang natin yung mga tao sa paligid natin sa mga ipinaglalaban nila at mga gusto nila makamit sa buhay. And tulad ng mga request nga ninyo na makasama natin si Cheryl today, kung meron pa kayong mga request and suggestions, don't forget to comment that on our video here. Don't forget to subscribe and follow our channel, mga kumare! See you!